Ikaw ba'y nalulungkot? Walang gana? Subsob sa trabaho? At tila may memory gap? Baka naman sabaw ka na. Mabuti pa ay panoorin mo ito at makinig ka kay Hi, I'm Irene and I'm your millennial mom vlogger from Metro Manila. Hi and welcome to today's vlog. So for today, ang topic natin ay ang mga signs or mga ganap kapag nasasabaw na tayo sa trabaho. And what can we do kapag nangyayari yun sa atin? So first of all, ano nga bang ibig sabihin ng sabaw? So sa mga hindi nakakaalam, ito ay isang colloquial term or modern term na ginagamit ngayon. And ang ibig sabihin na to ay yung mga pagkakataon or it's a state of mind na hindi gumagana ng maayos yung utak or pag-iisip natin. Ito ay pwedeng dala ng masyadong pagtatrabaho, masyadong pag-aaral, or minsan talagang normal lang talaga na sabaw ka lang talaga. Yun na talaga yung normal mo. So yun nga, kaya minsan may mga nababasa tayong mga hashtag sabaw moments, hashtag sabaw lang, mga ganun. Pero para sa topic na to, ang magpo-focus lang tayo sa mga ganap or mga signs na nangyayari or na-encounter natin kapag nasasabaw na tayo sa trabaho. So ano nga ba yung mga signs na nasasabaw na tayo sa trabaho, or in other words, burnout na tayo or overworked? So number one, slow. Nagiging slow na tayo, at pag may mga binibigay na sa ating bagong instructions or information, parang kailangan pa nating ulit-ulitin yung basahin yung instructions bago mag-sync in sa atin kung ano ba yung kailangan natin gawin. Or minsan kapag kausap naman natin yung mga kaibigan natin or katrabaho, pag may nag-joke tapos lahat sila tumawa, ikaw naghahang pa, tapos pinaprocess mo pa sa utak mo yung joke. Lahat sila tumatawa, ikaw, tulala ka pa rin. So, number two, forgetfulness. Kapag masyado ka ng overwork sa trabaho, yung mga simpleng bagay, nakakalimutan mo na. Like, for example, pagpatay ng ilaw sa restroom, pagpatay ng gripo, kung saan mo na ba nailagay yung ballpen na ginagamit mo lang kanina. Minsan din, nagbubukas ka ng mga apps or tools sa trabaho, tapos pag na-distract ka na ng chat ng isa sa iyong mga katrabaho, makakalimutan mo na kung bakit mo nga ba ginagamit yung tool na yon. So, mga ganong maliliit na bagay na unfortunately, minsan pwedeng mag-progress into major things na makakalimutan natin sa bagay, sa buhay. So, number three, fatigue. So, ibig sabihin na to, wala ka ng ibang magagawa. Dahil sa stress ka na or sabaw ka na sa work, wala ka ng ibang magawang activities. Pagkatapos ng trabaho, you feel drained and gusto mo na lang mahiga. Wala ka ng iba pang magawa sa buhay mo, kundi work na lang. So, yung energy mo is focused into work, and sa mga personal activities, wala nang napupunta. Number four, insomnia. So, ibig sabihin ito, nangyayari kasi ito kapag halimbawa sa sobrang overwork mo, bago ka makatulog, iniisip mo yung hanggang sa matutulog ka na lang or tinatayo mo matulog, iniisip mo pa rin yung reports, meetings, deadlines, or due dates, or mga kliyente mo na kailangan mong asikasuhin. So, anong nangyayari, hindi ka nakakatulog. So, yun nga lang, minsan, kahit naman makatulog ka for a few hours, napapanaginipan mo pa rin yung trabaho. So, pagising mo, para ka pa rin hindi nakatulog. So, yun, ito yung nangyayari kapag ka nasasobrahan ka na sa work. Number 5,
negative emotions. So, dahil nga sa drained ka na, pagod ka na, lahat na ng mga negative emotions pumapasok na, like anxiety, depression, or anger. Anxiety na feeling mo hindi mo magagawang maayos yung work mo, hindi mo na lang kung anong gagawin mo sa trabaho mo, you think you can't handle it anymore. Depression kasi feeling mo since drained ka na at wala ka ng ibang activities, nade-depress ka na dahil feeling mo yung life mo is just, it just revolves around work, and kaya dito nagkakaroon ng mga, sa ibang bansa nagkakaroon ng mga suicidal incidents dahil feeling nila nawawalan ng meaning yung buhay nila dahil puro na lang sila work. Doon na lang napupunta yung time at energy nila. Anger. Minsan, dahil nga sa drain ka na sa trabaho, nagagalit ka sa maliliit na bagay. So, napaka-edgy mo. Kahit sa sarili mo, nagagalit ka sa laptop mong mabaga, nagagalit ka sa sarili mo dahil yung mga gusto mo, hindi mo nagagawa. So, ito yung mga negative emotions na nararamdaman natin kapag overwork or sabaw na tayo sa trabaho. Ano nga ba yung mga pwede nating gawin? Kung halimbawa nakakaramdam na tayo ng mga gantong signs, ano yung mga pwede nating gawin para ma-remedy ito or at least ma-lessen? So, number one, kailangan nating mag-exercise. So, I know it sounds ironic na pagod ka na nga, you feel overworked, ayun na nga yung sinabi ko kanilang sign is fatigue, tapos kailangan pa rin mag-exercise. But yes, it is necessary because pag nag-exercise tayo, our body releases hormones that we call endorphins. And endorphins are actually happy hormones. So, when we exercise, it actually makes, it's supposed to make us feel happier and feel good about ourselves. Pero, syempre, hindi naman ibig sabihin na you have to grind yourself out into working. So, pagod ka na sa trabaho, hindi ibig sabihin papatay mo naman yung sarili mo sa exercise. Do as much exercise as you can without stressing out your body physically. So, nasa yun because ikaw naman yung nakakaalam kung ano yung kaya at hindi kaya ng katawan mo. Or if you want, you can seek professional help sa mga gym, sa mga trainers, ganun. So, what's important is that makapag-exercise ka dahil nga sa bukod sa mga health benefits na binibigay ng exercise like burning fats, calories, it can also make us feel good and happy about our lives. So, number two, cut yourself some slack. Ibig sabihin ito, give yourself a break sometimes. Magpa-massage ka, give yourself a treat, bumili ka ng mga bagay na gusto mong bilhin. Alam ko ang budget is very tight, kaya nga tayo nagtatrabaho. But it is also important to shell out a little budget for ourselves kasi importante rin naman yung insanity natin. And also, kapag overwork tayo, there are a lot of chances for us na maging less productive. Kapag less productive tayo, mas marami ring chance na mawalan tayo ng trabaho. So, magiging negatibo rin yung effect. So, ibig sabihin nun, kahit pa paano maglaan tayo ng konting budget para sa sarili natin para gawin yung mga gusto natin like magpa-massage, magpa-haircut, pa-nani-pedi para bigyan yung, or magpa-spa para bigyan yung sarili natin ng break. Or for others, it's buying a new pair of shoes, new dress, new makeup, anything that makes you feel happy and madidistract din yung utak mo from work. So, number three, some quiet time alone. So, madalas sa trabaho, sabay-sabay nangyayari, may mga kausap kang office mate, ka-chat mo yung boss mo, ka-chat mo yung, or may ka-email kang kliyente. So, lahat parang ang gulo-gulo lagi ng utak natin. So, it's also important na kung ang computer nga, di ba, kailangan i-shutdown natin every once in a while. So, ganun din yung utak natin. So,
we also, on top of sleeping better or having a good sleep, it is also important to have some quiet time alone. So, some people, it also means meditation, pag meditate, or in more simpler words, it pwede nating i-take yung opportunity na to to pray and be grateful sa mga bagay na meron tayo ngayon kahit na hindi man sila yung talagang gusto natin, but we still have to cherish and take the moment to appreciate them. Number 4, reflect on your goals and priorities. So, on top of having some quiet time alone, it's also important to reflect on your goals and your priorities. Kasi number 1, ba't ka nga ba nagtatrabaho? Why do you stress yourself out? And why do you even have to bear with all these stress? Diba? Bakit mga ba ito ginagawa? So, kailangan ba natin talaga ito gawin? So, importante pag-isipan natin itong mga ito. Kasi, sabi nga nila, you only live once. So, kailangan isipin natin kung saan natin dinedevote yung energy and time natin. How is it related to your goals and priorities? So, ano ba itong trabaho na ito? Ito ba talaga yung dream job mo? Kung talagang, if you feel compelled to doing this job, how long do you think you can take until you're mentally broken down or physically broken down? At kung talagang kailangan tong work na to, is there a plan B? So, I think that the fact na overwork ka na or stress ka na, it's one good reason or one enough reason for you to formulate or work on a plan B. Kasi, of course, kailangan mo rin isipin yung sarili mo and your health. If you are stressed and overworked, it's also not good for your health. So that's why it's also good to reflect on your goals and priorities just to check kung nasa, are you on the right path? Ito ba yung gusto mong ma-achieve sa buhay mo? Pag on your deathbed, would you regret doing this? Yung mga ganong bagay lang. So minsan kailangan pag-isipan din natin yun. So, number 5, work on a new hobby. So, bago ako mag-try mag-post ng mga YouTube videos, whenever someone asks me kung ano yung hobby ko, I would just usually say, gusto ko lang talaga maging couch potato, or gusto ko lang talaga manood ng mga movies, series, basa ng libro. Yun na yung manaisip kong hobbies. So, it's just recently that I realized after making YouTube videos that healthy na hobby pala yung gumawa ka ng something creative. So, for example, ngayon, actually wala naman akong subscribers bukod sa mga family members ko. I don't care kung may manonood ng videos or wala. But I'm actually doing this for myself because I love making videos, I love talking and sharing information even if no one's listening or watching. So parang ganun nga, 'di ba? Sabi nga nila, dance like no one is watching, sing like no one is listening, just do what you love. So it can be anything creative. Actually, maganda pala talaga magkaroon ng hobby na meron kang output or meron kang nakikitang resulta do sa hobby na yun. Kasi pag nanood ka naman ng TV or movie, wala lang. Tapos na. Pagtapos ng movie, wala na. Tapos na. Pero kapag halimbawa may ginawa ka like an art, work on a drawing, pottery, cross stitch, if you're into that kind of hobby, or ano pa ba? Meron na rin tayo ngayon digital art, or anything where you can actually channel your emotion. That can serve as a way for you to express yourself and feelings at the time. So anything that sa tingin mo mapo-pour out na yung emotion mo and yung thoughts mo, and so that it can help yourself and others as well. Or actually, kahit hindi others, sarili mo na lang. You should go ahead and do it, and it will actually help you feel more satisfied and happy about yourself. And even for just a little thing, you will feel accomplished kasi you were able to finish or complete something.
Okay, so yun lang naman yung mga gusto kong i-share for this vlog. Yung totoo, I'm also experiencing the same thing for myself right now. So, right now it's Sunday. I feel anxious about the week ahead. I don't know how I'm going to survive another 5 days of torture at work. So, the reason why I created this video is because I wanted to help myself and others as well overcome this feeling of, you know, being burned out and drained from work. So, on top of that, I also created this video because I'd like to compel myself into following tong mga tips na to, like exercise, like giving yourself a break, some quiet time alone, mga gatong pinagsasabi ko. I would like to compel and commit myself into doing this kasi I'd like to be the person who actually talks or walks the talk, hindi yung puro ganun lang. So, by sharing this and posting this online, I am also doing a commitment to myself to actually do this and hopefully magkaroon ng positive results, and if there is, I'm of course going to share it again. So that's it. I hope may natutunan kayo, and I hope in a way nakarelate kayo. And together, if you're someone who's actually feeling down right now because of work, and you feel depressed, and you feel like your life's not going anywhere because puro ka na lang trabaho, I hope that this video will at least help you feel like you're not alone, and there are people out there who actually have it worse. So let's still be grateful and appreciative of what we have, and gawin lang natin, try lang natin gawin yung mga pinagsasabi ko kanina, and hopefully things will turn out for the better. So again, that's it. Don't forget to like this video, and let's just keep on spreading positivity. And comment down below if you think meron pa ako nakalimutan. And please subscribe and hit the bell button. See you on my next vlog, and bye!